Happy Tuesday, Bayang Ita, para magbigay po ng giya ngayong araw ng Martes, February 20, 2024. At yun yan, nakabuo sila ng 7 races para sa atin. No? At medyo manipis po ang lineup. Puro 1,200 meters lang po ang karera. Kaya sa tingin ko, yung mga di bandera, tingin ko medyo lamang na. No? Sa easy picks ko, yan, para sa unang tingin ko. Anyway, hindi natin alam kung magkano pa yan bukas ngayong Tuesday. So, start ng karera natin, alas 5 ko. So, kamusta naman po yung pangangarera nyo last night, no? Sunday. At yun nga, winner take all. Nagbigay po ng 120,000, no? First race, French leather. Ganda ng pagkakadala ni Jackie J. Argeliada. Talagang makikita mo na yung kumpiyansa niya talaga sa ibabaw ng kabayo. Natipid niya po yung kabayo. Tapos, ganda ng diskarte. Anyway, congrats sa'yo, Jackie J. Argeliada. Pang 9th win na yata ni JR yan. Tapos, sa second race, yun nga, yung group group GBT, group based on time. Naglaban-laban si Yaba Dabadur, Hiroshima at Phil DeBurn. Halos photo finish po lahat yung tatlo na yun. So, expect natin sa mga susunod na linggo, mga tuwing weekends, makikita natin yung ganda ng laban sa group based on time. No? Parang dalawa lang ang naging outclass, pero yung tatlo nakita nyo halos pare-parehas nga. Tapos yung race number 3, yung special race natin, yung maiden na pinalalunan ni Astig. Yun, actually din ako na naligwak, wala akong Astig. Kinuha ko si Authentication, sinolo ko. At yun nga, mayroong Matilda, no? Yung sakay ni Jackie Mark Alvarez. Grabe ang ginawang pacing, 13.22 media. So talagang hilong-hilo po ang anong bali lumalabas sa 900 meters, parang 58 po siya, no? Sa ganung 3 taon na maaga. Eh talagang may hilo po yung mga sumunod. At yun nga, may mga dihado pang sumunod sa karera na yun. So yun po yung recap natin para sa araw ng Linggo. Umpisahan ko na po yung race number 1. Race number 1 natin, 3-year-old and above maiden race. Yan, dahil nga 7 races lang po tayo, kaya umpisa na po kaagad ng winner take all. So ulitin ko lang po, yung distansya natin lahat 1,200 meters. So ibig sabihin, less than 8 entries po lahat ang races natin ngayong araw ng Martes. At start nga ng alas 5. Dito, sasoloyin ko na po rito, number 4, Calendar Girl, na sa kini Jackie Boji Henson. Last time, sa kalaban la Boss Lady yan. Saka yung nanalong naka-upset nun. Nagtala po ng 1.29 yan, pero inabot lang din po halos sa last 100 meters. So yan, dikit-dikit lang din po sila. So ngayon 1,200 meters sa tingin ko, one for the day po ito. Number 4, Calendar Girl. Yan, alam ko imported po ito sa kay ni Jackie Boji Henson. So para sa race number 1, sasalohin ko na po yan, number 4, Calendar Girl. Okay, bayang karisa, lipat na po tayo sa race number 2. Ang race number 2 natin, of course, pick 6 po natin yan, from races 2 to 7, class 5, 6 points to 10 points, split group po. Dito may 6 runners lang po tayo, no? Ang first case ko rito, sabi nga sa inyo, buro mabilis po yung kinuha ko. Number 2, Don Damiano, nasa kini Jackie Abu de Ocampo. Ganda yung numero, nasa balya, baka ipilit na iuna, pero yung tingin ko, hindi mauna kay Sapin to West din, ano? Saka ni Mark Alvarez. Yes, na siya ang second choice ko. Sa tingin ko, aabang lang po si Don Damiano rito kay Sapin to West. Kaya ang first case ko rito, number 2, Don Damiano. Siguro, baka isunod na lang nila to. Dahil alam ko tong kabahay na to, di bandera, pwede rin pong isunod, no? Second choice ko na rin, syempre, sa tingin ko, mauuna na rin po. Yung number 6, Safe in the West, Mark Alvarez. Grabe, grabe mag-pacing po talaga sa unahan si Mark Alvarez. Talaga nag-falter lang yung sweepstake niya, no? Si Matilda, kala mo nanalo na.
Magaling talaga, malakas lang din po yung dating ni Astig. Pero magaling po mag-pacing talaga si Mark Alvarez sa mga ganong dibandera. Kaya dito sa race number 2, dalawa po ang pili ko number 2, Don Damiano. Second choice ko yung number 6 ni Boss Alan Castro, Safe in the West. Okay, dipan na po tayo sa race number 3, Bayang Katrista, class 5, 11 points to 15 points. Ang pisa po ng pick 5 natin from races 3 to 7. Dito may 6 runners po tayo rito sa karera na to. So sabi ko nga si Bandera po kukunin ko. Number 2, Real Equity. Nasaki ni Jackie King Flores. Yan, yung magaling na, swerte pa. Jackie King Flores, number 2, Real Equity. Distance wise, talagang pabor na pabor po sa kanya. Maganda po yung numero. Ma-pacing lang po ng dalawang quarters ni ano to, ni King Flores sa first 800 meters. Tingin ko, mananalo na po. Kaya yan ang first 6 ko, number 2, Real Equity. Second choice ko, number 1 na rin, Player Andre. Yan, sasakay ni Jackie Jeff Tagulaw Sarate. Baka ngayon na binasin si Jeff, no? Nakaraan, puro tatalo po yung mga lamadong sakay ni Idol, eh. So, parang inaalat pa po talaga. Baka ngayon mag-turn na yung swerte para sa kanya. So, yan. First kiss ko, number 2, Real Equity. Second kiss ko, number 1, Player Andre. Okay, lipat tayo sa race number 4, Bayang Katrista. Another class 4, 22 to 27 points. Dito, may 6 runners lang po tayo. Ang pisa ng pick 4 yan from races 4 to 7. First kiss ko, number 6, Winter on Fire. Isang dibandera din po, sakay ni Abu de Ocampo. Ganda yung ano, last to enter siya, numero 6. Tingin ko, mauuna to. At yun nga lang, wala, sa last 200 meters baka mag-fall. Pero kayang gumawa ng 1-12, 1-13 nitong kabayan na to. Kaya sa tingin ko, ito po ang horse to beat, number 6, Winter on Fire. Second choice ko na rin yung number 4, Hook and Run. Nasakay ni Jackie Allison T. Pabilik. Si Hook and Run, alam ko may bilis din. Pero tingin ko, dahil sa latag ng ano na to, ang grupo, tingin ko susunod lang din po kay Winter on Fire yan. Aabangan lang din po yung falter ni ano, Winter on Fire, number 4, Hook in the on the Run. Kaya dito sa race number 4, dalawa pili ko, number 6, Winter on Fire, saka number 4, Hook on the Run. Okay, lipat na po tayo sa race number 5, Bayang Katrista, another class 5, 6 points to 10 points split group. Dito may 7 runners po tayo. At first case ko, ni Bandera ulit, number 2, Glenda's Magic, asakin ni Jackie Noel Lonar. Yan, si Glenda's Magic siguro mga 2 months ago, 3 months ago, nag-1-13 po ito, mga 1-13 media, yung kabahay na yan. Kaya sa tingin ko, siya ang horse to beat dito. Napakabilis po ng kabahay na yan. Although, nandyan din po si Truth Maker. Pero tingin ko, mauna si Glenda's Magic kasi nasa numero 2, nasa mababang numero, no? Tapos, second choice ko, yung number 6 na rin, Buhayang Bato, sa sakin ni Mark Alvarez. Kasi baka magkahabulin kagad ni Truth Maker si Glenda's Magic. Ang makapabor, dun sa numero 6, Buhayang Bato. Kasi parehas mabilis po talaga to. Likas na mabilis to, Glenda's Magic sa kasi Truth Maker, no? Kaya, lalagyan ko protection number 6, Buhayang Bato. Si Ang Bigote sana, pansama, kaya lang, ayun, baka ipababa ng gang 5 yan. So, yan, lipat na po tayo sa race number 6, penultimate race natin. Class 4, 16 points to 21 points. Dito may 8 runners po tayo, pero distance pa rin natin is 1,200 meters. Yan. First kiss ko, number 5, Biglang Buhos, sasakay ni Jackie Charles Reyes. Ito, nakitaan ko na ng ano, bandera na karaan po yan, eh, no? Si Biglang Buhos. Pero yun, dahil nga mahaba distance, 1,400, pangatulikan lang yata sa bugaw to, ni Biglang Buhos. Pero sa tingin ko, kung wala masyadong bubuliglig, may panalo, no? Si Melly Flues, alam ko, mabilis talaga, super bilis yan, lalo nung pinanalo ni Eko last time yan, super bilis, no? Kaya
First choice ko number 5, Biglang Buhos. Second choice ko na rin yung Mellifluous. Baka ito po kasi ang mauna dito kay Biglang Buhos eh. Kasi si Biglang Buhos medyo may edad na rin po. Si Mellifluous, second to the last to end. Nasa labas po yung numero. Maganda rin po. Baka maganda po yung salida. Makapamigura. May 1-14 po nung nakaraan niya. Kaya medyo matindi rin. Kaya first kiss ko para si Bandera, Biglang Buhos, saka number 7, Mellifluous. Lipit na po tayo sa last race. Bayang Karirista. Ang last race natin, class 5, 5-point split group. Itong mga placers po ito. So, dito may 8 runners po tayo. First race ko, another King Flores Mount. Number 5, Golden Buzzer. Sasakay ni Jackie King Flores nga. From JM Guerra yan. Ngayon, King's Jackie na, no? Pinalitan na lang hinayin King Flores. At talagang kinakapos lang to mga last 100 meters or so, eh, no? Baka ngayon kay King, baka magkaroon pa ng konting, ano yan, ng konting hininga. Yan, takagabi naman. Second choice ko na rin, number 7, Auspicious. Isang dibandera sa akin ni Abu de Ocampo. Si Auspicious, sa tingin ko, baka ito magdala ng marcha rito, no? Si Auspicious. Kaya sa tingin ko, malaki rin po ang panalo. Third choice ko, number 1, Marquis Angel. Nasa sakin ni Jackie J.B. Hernandez, no? Si Marquis Angel, may balita ako dyan pagka sa araw tumakbo. Wala po talagang tinatakbo yung kabahin na yan. Pero, syempre, ang gabing-gabi na yan, anong oras ba? Alas 8:30. Tingin ko, expect ko, maganda po ang itatakbo niya, number 1. Marquis Angel. Kaya dito po sa last race, tatlo pili ko, number 5, Golden Buzzer. Second choice ko, number 7, Auspicious. Third choice ko, number 1, Marquis Angel. So, hanggang dyan na lang, Bayang Karirista, 7 runners lang po tayo. Tapos, bukas, araw naman, bukas naman, deklarasyon naman po ng Friday and Saturday racing natin ngayong linggo. So, good luck po sa inyo. Sana isa sa limang araw na pakarera ngayong linggo, makatama po kayo. So, God bless po. Maraming salamat.